mga momshies. So, ngayon, ang video na to ay para sa aking ube, specialty, na gusto kong pakita sa inyo kung paano ko siya niluluto. Actually, itong ube na to, excuse me. Yung ube na kasi na to is recipe ni Mama. So, tinuro niya lang sa akin kung paano gawin. So, pang third time ko na itong gagawin. So, pakikita ko sa inyo yung paano ko siya niluluto. May so, may bago ko siya pakuluan, hinugasan ko maigi muna siya. Kailangan hugasan maigi-maigi. Kailangan i-brush mo talaga siya para matanggal yung mga lupa. Tsaka meron niyang mga maliliit na insekto na kailangan talagang matanggal. So, ang gagawin mo, pagbuo yung ubeng na bili mo, hati-hatiin mo para talaga yung mga siksikan talaga ng mga dumi, matanggal. Kasi mapapaiti, sasama yan, nakahalo yan dun sa pagpapakulo, kakapit yan. So, after ko naman hugasan, yan, hinati-hati ko siya para magkasya siya dito sa malaking kawali. See? Ayan, mainit ka. Yan, mga pakulong ko siya ng mga siguro mga 30 minutes. Ha? Depende siguro pag malambot na, do-double check mo, tusok-tusukin mo, ganun-ganun yun. Tusok-tusukin ng tinidor. Parang malamang malambot na. Kasi parang kamote lang din yan eh. Madali lang pakuluan. So, pag alam mo nang malambot na siya, baliktari mo na. Parang other side naman yung lalambot. So, yan. Tain muna natin. Hi, mga mamshies. So, ito na. Binaliktad ko na siya. Yan. Kasi nagsundo pa ako ng mga kids eh. Kaya medyo ayan na sila. Medyo maiikay na dito. May magugulo na. So, ito, yung sinabi ko nga kanina, di ba? Dapat tusok-tusokin niya na. So, yung other side niya ay, ayan na, malambot na. Ito yung ibabaw eh, malambot na. Ito, may part pa rin na matigas kasi hirap, di ba? Babalik-balik na rin. Kamaya, check ko pa rin yan. So, another 30 minutes kasi medyo matigas na eh. So, wait na lang natin. Okay. Hi, mga mamshi. So, okay na siya. Ito na siya. Yung ating ube. Palamigin muna natin. Kasi pag ito binalatan ko, malamang laknos ang kamay ko. Mamaya, malamig na siya pagka babalatan ko na. Pag inano ko na siya. Tawag dito. Yung tawag ko. Yung kinayod. Yun. So, yun. Wait lang natin. So, ito, magbabalat ako. Matatry ko. Inanlawang ko siya para matanggal din yung pinagkuluan. Kasi may konting dirt pa rin. So, babalatan na natin yung mga cookies. Dapat para cleaning. So, unahin natin yung condensed milk. O, condensed milk. Ay, ba? Anong tama? So, red ang ginamit ko kasi mas concentrated to. Mas kapit na kapit. Tapos, haluan ko siya ng dilaw. Siyempre, pampadagdag siya ng
para malabnaw, para mahalo mo siya ng maayos. Kasi pag medyo, ano siya, laptop, hirap haluin. Kailangan mapapalo mo siya sa gatas. Guys, ito, nandito na lahat ng ingredients. Sakto na yung tamis niya. Huwag yung masyado nga palang sobran yung pagkatamis niya. Kasi baka maumay. Maumay kayo. Hindi naman nakakaumay ito. Siyempre, iba pa rin yung sakto lang. It's creamy. Ngayon, pag nakita niyo medyo parang maputla yung ube ninyo, gumamit kayo ng food color. Food color ang nagpapa super super violet. Naman nakikita niyo sa palengke, sobrang sobra sila gumamit ng food color. Kasi violet na violet, di ba yung ube ninyo? So, ito na, nasa kawali na siya. So, medyo kumugulo-gulo na. Yes, ito na. Tapos na siyang halu-haluin. Kanina, nakita niyo, mga spoon siya, di ba? Ito, naluto siya kasi lalapot na siya. Huwag titigil sa paghahalo hanggat hindi siya lumalapot. So, tapos na ating finished product na ube. Sinalin ko na siya dito at naka-ilang piraso din tayo. Ito na nga pala ating mother. Siya nagturo sa akin ng recipe. So, ayan. Okay. So, mga mamshies, ang ginagawa ng mami ko, ng mama ko, mami, no, sosyal. Ng mama ko, pinapahira niya ngayon ng margarine para mas lalo siyang sumarap. Ayan. So, yun ang aming finished product. So, yun lang. Ganun lang kasimple lutuin ng ube. Simple, pero matagal at kailangan na maraming energy. So, sana na gustuhan nyo yung ginawa kong video para step by step ng paggawa ng ube. Recipe ni Mama. So, maraming salamat sa lahat. So, hanggang sa susunod na vlog ko sa paggawa ko naman. Next naman, gagawa naman ako ng atsara. So, abangan nyo. Yun lang at subscribe sa akin. Thanks!